Good day guys! Welcome back again to my channel. And it's me once more, Jan Christopher Padrid. And before anything else, ayan, shoutout muna sa mga subscriber ko dyan, sa mga nag-like, nagko-comment, and nag-share sa YouTube channel natin. So thank you so much guys, mabuhay po kayo. And in today's video, ayan, we will gonna talk about the 4 pillars of IMO. So sa mga incoming freshman dyan, or yung freshman na, na kumukuha ng kursong BSMT or Bachelor of Science in Marine Transportation. So, ito po, makakatulong po sa inyo ito. Makakapagbigay po ako ng idea. And disclaimer lang po, hindi po ako expert dito. But this is what I've learned when I was in schooling po. Ayan, nung nag-aaral pa lang po ako, talagang sobrang thankful po ako sa mga teacher ko na nagturo po sa akin. Ayan, particular sa mga major subject ko. Ayan, dahil sa kanila, nag-gets ko to, nakuha ko yung pinaka nilalaman kung ano nga ba yung pillars ng IMO. So kung mapapansin nyo dito guys, sa whiteboard may mga asterisk dyan. So hindi po yan yung pinaka pillars ng IMO. So ito po yung magiging background ng IMO. Magbibigay lang po ako ng summary regarding dyan bago tayo mag-proceed sa pinaka topic natin, which is 4 pillars of IMO. So now, pag sinabi natin IMO, this is what we call the International Maritime Organization. So, as the IMO, the United Nations Specialized Agency, so kung tinatanongin kayo ng teacher nyo, so where the IMO came from? Sabihin nyo lang po, sa London. Okay? So, the United Nations, gumawa sila ng organization, then yung pinaka-main office nila, which is yung IMO, is sa London. Ayan po, pag tinanong po kayo. So, ngayon, bakit sa London? Bakit sa dami naman pwedeng lugar dito sa Pilipinas, bakit dun? So, sa London kasi sila po yung nag-dominate sa shipping commercial business. Okay. So, ngayon, magpo-proceed na tayo sa first pillar ng IMO. And then, yung pinaka-last natin, i-discuss naman natin to, yung importance ng 4 pillars when it comes to shipping industry. So, let's proceed. Yun. So, yung first pillar of International Maritime Organization ay itong Solas. So, Safety of Life at Sea. So last time I've already discussed this in my previous video. Ayan, pwede niyo siyang balikan. So ngayon, i-recall lang natin siya dahil kasama po siya sa 4 pillars ng International Maritime Organization. And ngayon, yung Safety of Life at Sea, ayan, kung bakit siya kasama diyan, and ito yung pinaka-importante sa lahat ng treaty and also the yung haligi ng IMO. So bakit ito yung napaka-importante? So kung iisipin natin, yung pinaka-essence ng profession natin is safety. Ayan talaga yung pinaka-essence. So ngayon, yung pinaka-primary concern ng shipping industry po natin is yung safety of crew, safety of vessel, and yung safety of commodities or cargo na dinadala natin on board a vessel from the other country. Okay. So ngayon, sa Solas, nagkaroon tayo nito dahil in changes of life sea practices dahil sa nangyaring trahedya sa Titanic noong April 15, 1912. Ayan. So, lumubog po siya sa North Atlantic Ocean and nag-collide po yung vessel at yung tinatawag nating iceberg. Ayan. So, that's why lumubog yung barko na Titanic. So, napakalaki po niyan. And mostly namatay po dahil sa hypothermia, sa lamig. Ayan. So, ikaw ba naman kapag malamig na yung jowa, mag-i-stay ka ba? Diba hindi nahanap ka ng iba? Di, charot lang. So, ngayon, in my previous video, I've already discussed din yung chapters ng Solas, which is consists of 14 chapters. Ayan. So, meron dun latest regulation, which is yung, ayan, discuss ko na lang. Re-recall na lang natin. So, sa may chapter 1, meron tayong general provision. Chapter 2, the construction, subdivision, stability, machinery, and electrical installation. Yung chapter 2-2, meron tayong fire protection, fire detection, and fire extinction. Yung chapter 3, life-saving appliances and arrangement. Ayan po. Yung chapter 4, radio communications. Chapter 5, safety of navigation. Chapter 6, carriage of cargos. Chapter 7, carriage of dangerous cargos. Chapter 8, the nuclear ships. Chapter 9, the management for operation of ships. Chapter 10, the special measures for high-speed craft. Chapter 11-1, meron tayong special measures to enhance maritime safety and security. Ayan. Yung chapter 12,
chapter 12 po natin, ito po yung additional measures for bulk carriers. Ayan. Then yung 13 tsaka 14, ito po yung latest Solas regulation, which is yung sa 13, ito po yung verification of compliance. Then yung 14, yung pinakalas is yung polar code. Ayan. So ngayon naman guys, magpo-proceed na po tayo sa pangalawang pillars ng International Maritime Organization. Okay. So guys, yung second pillar of International Maritime Organization ay Stcw. So kapag ka tinanong kayo ng prof nyo kung ano yung acronyms niya, is the International Convention on Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. So napakahalaga po nitong Stcw. Kasi as we all know naman, the training is very essential for all seafarers na katulad natin at all levels. Kasi dahil sa training, mas madedevelop ka, yung skills mo madedevelop din. Then yung theoretical knowledge na napag-aralan mo nung nasa school ka pa lang is ma-apply mo sa actual. And dun malalaman kung talagang nakikinig ka sa mga prof mo. Ayan, so talagang dapat mag-focus po kayo during class discussion kahit online tayo ngayon. Ayan. Kapag ka mabagal naman po yung net nyo, ayan, pwede nyo pong balikan yung mga recorded video, ayan. And magtanong na din po kayo minsan during discussion, kasi minsan napakahalaga din po talaga lahat ng topic. Hindi lang pala minsan, dapat lagi kayong active during class participation, ayan. And ngayon, sa STCW, ayan, second pillar siya ng IMO, and we have 8 chapters from this convention. So yung chapter 1, meron tayong general provision, just like the SOLAS. Chapter 2, meron tayong master and deck department. Yung chapter 3, engine department. Yung chapter 4, radio communicate and radio operators. Yung chapter 5, this is the special training requirement for personnel on certain types of ships. Yung mga different kinds of ships po yan. Like yung bulk carrier, passenger vessel, ayan. Then in chapter 6, we have the emergency, occupational safety, security, medical care, and survival functions. Then yung chapter 7, we have the alternative certification. Then yung chapter 8, watchkeeping. So, yung pinaka-importance ng STCW sa atin is yun nga, magkaroon tayo ng certifications from this na talaga na fit tayo for duties, and at the same time, keep okay tayo kung makakapasa tayo dito sa convention na to. Kasi nandito lahat, kung fit ka ba sa duty on board ship. Ayan. So, ayan po yung second pillar. So, yung first pillar natin, SOLAS. Second is STCW. Then, yung third natin, PASOK. So, yung third pillar of IMO natin is yung MARPOL. So, this is, I've already discussed na din, like SOLAS, in my previous video. And, na-discuss ko na rin po doon yung annexes and yung special areas in specified annexes. Ayan. So ngayon, so sinabi ko doon sa MARPOL, ayan, yung pinaka primary aim niya lang is para ma-prevent yung pollution from ships. So may mga specified annexes siya na kung ano yung tinatapon mo sa dagat, ayun, may ano kasi yun eh, may tinatawag tayong restriction or prohibited na pwedeng itapon. So dito we have 6 annexes. So ito hindi ko na-discuss sa inyo that time, yung mnemonic devices. Ayan, nakalimutan ko kasi discuss yun, nagmamadali kasi ako. So dito, magbibigay ako ng keyword. Ayan, kung mapapansin nyo, mga mnemonic devices lang yun nandyan. At ito talaga yung pinaka-effective and useful na paraan para makabisado mo yung 6 annexes. So, ono hase ga a. Ono hase ga a. So 6 annexes siya. So, sa Annex 1, meron tayong tinatawag na O or oil. So, sa Annex 1, this is the regulation for the prevention of oil from ships. Annex 2, NO or noxious liquid. So, this is the regulation of controlling noxious liquid from substances in bulk. Ayan. Yung chapter 3 natin, harmful. Harmful substances. So, this is the prevention of pollution by harmful substances in package form. Okay po. Then yung chapter 4 natin, meron tayong sewage from ships. Ayan, prevention for the pollution of sewage from ships. Okay? Then yung 5, ga. Okay, garbage. So meaning to say, this is the prevention of pollution by garbage from ships. Then yung 6, a. So air pollution. So this is a prevention of air pollution from ships.
So if the interviewer or the professor asked you and the propose to something to ask you what is the Annex 7. So yung Annex 7 kasi not implemented pa as I've learned in class kasi yung Annex 7 this is the ballast tank. Ayan, for ballast tank siya. So ito lang guys, handaan niyo lang siya ono ha sega. So yan na yung pinaka mnemonic devices na pwede nyo gamitin kapag tinanong kayo and pinaka-useful na paraan para matandaan nyo kung ano nga ba yung 6 annexes. So ito yung pinaka-common na tinatanong ng mga teacher. So proceed tayo sa last. Okay guys, yung fourth pillar of IMO natin is yung Maritime Labor Convention. So yung Maritime Labor Convention, ito po yung batas natin, which is Seafarers Bills of Rights that gives you the wide perspective when it comes to the fortification of work. Ayan, yung rest hour mo, yung medical mo, yung health issues mo, yung decent places mo, yung workplace, kung tama lang ba, and yung kinakain mo sa isang araw, yan. And then dito, proceed mo tayo sa contents of Maritime Labor Convention 2006. So number one, we have the minimum requirement for seafarers to work on ships. So dito, we have the minimum age. So yes po, may age restriction po siya. So a person must be in 16 years old pataas to be able to work on board the ship. Then yung second po is medical certificate. Ayan, kailangan, yung sinasabi ko po sa inyo kanina, yung sa Stcw, parang ganun na din po siya yung certificate. Kailangan fit to work ka, fit to duty. Ganun. So next is training and certifications. Ito na po yun. Kasama na rin sa Stcw. So kailangan po talaga natin mag-undergo ng training para ma-develop tayo or kung papasa ba tayo and i-apply natin yung natutunan natin as theoretical knowledge in actual way. So next, we have the recruitment and placement. Okay po. So now, proceed tayo sa contents of MLC 2006. Number 2. Okay, yung next po natin is yung conditions of employment. Okay, number 2 po yan. So we have the Seafarers Employment Agreement. So may pinipirmahan po sila dyan. May agreement sila ng shipping owners or shipping company. Then we have the wages. Yan. Then hours of rest and hours of work. So dito, yung pinaka... yung hours of rest natin, meron tayong 10 hours dapat. So in 1 week, dapat we have 77 hours. Ayan, yung pinakakabuuan na rest niya. And we have the entitlement to leave. Ayan, the repatriation. So the seafarers have rights for their contract. So the seafarers compensation for ships lost or foundering. Okay, next is the manning levels, the career and skill development, and opportunities for seafarers employment. So kasama po yan kanina for employment, okay? So yung pangatlo po, ito po yung tinatawag nating accommodation, recreation, food and catering. So dito, nakasaad sa seafarers bills of right na kailangan yung seafarer is nasa ano ba, nasa magandang lugar ba, yung accommodation ba is maayos, recreation, like the recreational activities, yung mga ginagawa natin on board the vessel, may sapat ba na kinakain. Ayan, then yung pang-4 natin, health protection, medical care, welfare and social security protection. So ito, pinaka-common na natin to. So kailangan the seafarer ba is fit to duty siya na mag-work on board the vessel. Ayan. And syempre may ano rin siya dito, parang may benefit siya, yung health insurance. Ayan. Then number 5 natin, this is the compliance and enforcement. So nandito po yung flag state responsibility, where the vessel is port registry, ayan, for flag to fly. So yung pinaka-importance po nito, so in general ko na lang, so yung four pillars ng IMO, okay, ulitin po natin. So yung chapter, yung first pillar, Solas, safety of life at sea. Yung second po, International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. Yung number 3 po, yung Marpol or Marine Pollution 7378. Then yung pang-apat po is ito, yung Maritime Labor Convention. Ayan po, sana huwag po kayong malilito sa apat na yan. At pinaka-common na tinatanong po sa atin to ng mga prof natin. Ayan, so yung pinaka-importance po nilang apat is kaya sila in-implement is para ma-minimize natin and para ma-abide natin. So be a law-abiding citizen nga, ika nga, di ba? So ma-minimize natin yung mga pollution. Ayan, magkaroon tayo ng magandang kabuhayan, and at the same time
palagi tayong mag-iingat sa mga ginagawa natin. Kaya nagkakaroon tayo ng mga convention na dadagdagan kasi nga may mga bagay na unexpected na nangyayari. So ang kailangan lang natin, nasa utak lang natin, is safety. Guys, kailangan natin maging safety kasi may mga family tayo na naghihintay sa atin. Kaya kailangan natin mag-ingat, guys. So yun lang.